Kukwentuhan at kulitan. I think this is the best time for us to reconnect. Takot ka, nagkaka-anxiety ka. Hindi ko mabilang. Ang dami. Gusto niyo ba ng hand sanitizer? Carry natin yan. Dahil level up na ang bonding natin online. Stay connected sa mga paborito mong artista. Tuloy-tuloy pa rin po yung process of learning. Kung ano yung theme song nila nung boyfriend niya or girlfriend niya. I got it because may meaning sa akin. Nahihilig ako medyo sa arts. Watch them play and have fun ngayong new normal. First, your avocado. Kung ano, tinanong siya yung bunga? Isang tingnan, pero masarap. Social distancing. Ako! These and more sa Kapamilya Chat. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa ang panig yung manakat ng Pilipinas, nakatutok ngayon sa ang sa iyo ay akin.abs-cbn.com/chat at napapanood din po tayo ngayon live na live sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel with 30 million subscribers, the number one most subscribed YouTube channel in the Philippines and number two in Southeast Asia and number 10 most viewed YouTube channel in the world. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa Kapamilya Network. Ako po si Carlo and welcome sa isa na namang edisyon ng Kapamilya Chat live via Zoom. At para makatsikahan natin yung hapon, makakasama natin ang isa sa mga cast ng pinag-uusapan ng number one most viewed teleserye sa iWantTFC. We have Miss Jef Gaitan. Magandang hapon, Jeff, and welcome to Kapamilya Chat. Hello, Carlo. Hello sa ating mga kapamilya na nanonood. Marami rin ako talagang literal na pamilyang nanonood ngayon. Sinex mo ba yung mga angkan mo na abangan ka? Umabot tayo hanggang Mindanao. Nag-load pa sila. So, hello sa inyong lahat. Yes. And wait lang, naka-live tayo worldwide. Ah. So, kung may mga kapamilya ka pa dyan, yes. Nice. Hello po sa ating mga kapamilya abroad. Mm-hmm. Bakit kasama ko kayo? Kung asan parte man kayo, nagpupuyat kayo ngayon. Ito po yun, yung mga kapamilya nating OFW na ang tanging libangan ay manood sa Kapamilya Online Live. O yan. Diba? At mag-stream sa YouTube. Maraming salamat sa teknolohiya. Kahit pa paano ay nararamdaman nila na nasa Pilipinas pa rin sila dahil sa mga shows na katulad nito, Jeff. Diba? Totoo yan. Ayan. So eto na nga, syempre ang daming mga fans ng Ang Sa'yo Ay Akin na gusto ka namang mas makilala pa ng malalim, diba? Kaya happy kami na nakapag-guest ka dito sa Kapamilya Chat. So kumusta ka naman daw? How are you coping up with the pandemic at paano mo ito nalalampasan? Thank you muna, Carlo, for having me, syempre, sa buong cast din and staff ng Asia. Ang sa'yo, akin, thank you, Misma, thank you, JRB, at binigyan nyo rin ako ng chance sa makasama ko kayo ngayong hapon na to. Community quarantine, siguro kung pag-uusapan natin yung ngayon, alam mo, lagi ko sinasabing hindi ako stressed, lagi ko sinasabing okay ako, pero siguro naging changes lang sa akin is nagkaroon ako ng food intolerance. Food allergy. Okay. And then nung kinonsult ko yung friend ko na doctor, sabi niya, mostly stress-related yung pinanggalingan. Before pandemic, wala ako nito. During pandemic, dun lang siya nag-start lumabas. So feeling ko, in a way, siguro sad ako sa nangyayari sa mundo, sad ako sa lahat ng naging changes. And then because trying to cope up with this na sa yung parang yung facade mo is you have to be strong and then tanggapin mo kung ano ito yung normal, I think lumalabas siya sa yun nga sa health mo, like nagkakaroon nga ka ng allergies lately. So, posible pala yun? Oo. Sabi ko nila, food ba sa actually ang dami na eh. Parang as simple as toyo, as simple as ganun. Minsan may bread kapag may wheat, pag may itlog, ganun. Totoo. So, ano yung kinakain mo? I make my own food. So, mostly vegan food. Pwede ako mag-pork, chicken, paminsan-minsan, seafood, para lately hirap ako. Pero alam mo, nung meron kasi akong good friend na, who's also a doctor, na lagi ako nagko-confide, sabi niya talaga na all of us, during this pandemic and after, lahat talaga tayo magkakaroon ng
PTSD, post-traumatic stress disorder. Kasi nga, this is something na bago talaga sa ating lahat. And who would have thought, di ba, na mararanasan natin to sa lifetime natin? Totoo, nakabuti natin. Di ba kasi, kailan ba yung mga nakaraang pandemic? Centuries. 100 years, 200 years, di ba? Oh, and also, Carlo, syempre tayo, lalo na sa industriya natin, sobrang busy natin every day. Puyatan tayo mula umaga at ang dami-dami nating racket bukod sa taping, may shows ka. Tapos biglang pandemic, biglang wala lahat. So, nabago lahat, nabago yung, ito, right now, we're talking here sa Zoom. But before you go to the studio, parang everything has changed. It has its good side. And then meron din namang bad kasi namimiss mo yung dati. Pero, I think now, we've come to a point na nababalance na natin. Ako, I guess, nababalance ko na ngayon. Mm-hmm. Going back to, you've mentioned earlier na nagluluto ka na ng sarili mong pagkain. Ano ba to? Conscious effort ba to even before the pandemic na you are on your journey to becoming vegan or ngayon lang nangyari to? Actually, ano na ako, vegetarian ako for 7 years before. Tapos nag-stop ako. I started to eat beef again, meat again. I think na-miss ng katawan ko. Tapos, and then I make my own food kasi kapag vegetarian ka kasi dati, parang wala kang makain sa labas. Pag lumalabas ka. So nag-start na ako to make my own. Doon ako natuto talaga magluto. Doon nag-vegetarian ako and then I live alone. So, yun. Kesa naman umorder ako ng umorder, talagang nag-start ako sa tumatawag lang ako sa mama ko paano magluto until ako na yung nag-iisip. And then, ngayong pandemic, since nagkaroon nga ako ng mga food allergies and food intolerances, mas ang siguro ang pinaka na-improve ko sa pagluluto ko is kung na-challenge ako kung paano magluto ng pagkain ko minus lahat ng mga bawal ako pero kaya ko pa rin siyang gawing malasa for me. At the same time, healthy. Mm-mm. Siyempre kasi, di ba, minsan, yung food na lang yung happiness natin. Oo, totoo. So, ang excuse din mo na hindi ka makakain ng maayos. Pero ikaw ba, are you used to eating alone? Kasi di ba sabi nila, malungkot daw kumain mag-isa. Siguro nasanay kasi akong tumira na mag-isa. Yes, you can always say na you can get used to eating alone. Pero ano ha, may mga times rin na malungkot ha. Lalo na pa nagluluto ka, tapos pagkatas mo magluto, wala namang titikim. Walang kakain. Yung ganong feeling nyo, mapapa-self-pity ka ng slight. Wala man lang titikim, walang kakain. Wala man lang magsasabing masarap. Tapos alam mo yung after mo magluto, ikaw maghugas ng pinggan, ikaw maglilikpit, parang ha? Wala ganun. So, hindi rin siya ganun kasaya. All the time, it's not. Totoo. Tapos may times na parang nakakatamad. Kasi wala ka namang, ikaw lang naman mag-isa eh. So, parang hawak mo yung oras mo. Kung anong oras mo gustong kumain, halimbawa. Totoo. Or ayaw mo na mag-effort masyado kasi sikmura mo lang naman yung ipi-please mo. Diba? Totoo. Pero alam mo yung cooking sa akin, sobrang naging love ko yung cooking. Naging ano ko na rin siya eh, naging outlet. When I'm happy, I cook. And when I'm depressed, ay kung alam mo, na-realize ko, para itong ano, comedy. Di ba yung komedyante, pag malungkot sila, doon sila mas nakakapagpatawa. Ako, dumating ako sa point na pag depressed ako, mas nakakagawa ako ng masarap na food pag malungkot ako. Para naging outlet ko yung cooking. Oo. Sumagi ba sa isip mo na mag-food business? All the time. Diet food? All the time. Kasi ano, what I do with my food kasi, gusto ko laging may calorie count. Gusto ko may reason ba't mo kinain yan. Bakit nandiyan ang spinach? Bakit nandiyan ang lettuce? Gusto ko, alam ko kung anong, kunwari, kulang ako sa vitamin B. Hindi na ako iinom na maraming vitamin B. But instead, I would cook a meal na rich in vitamin B. And I always do research. And yun sana yung gusto kong concept ng business or ng restaurant. Kaso shy ako. kasi nga wala naman masyadong tumitikim ng food ko, family lang. So para inisip ko, baka naman minsan naloka lang ako ng family ko. Well, so parang ano, shy ako to ano. Si Direk Avel, si Direk, director natin na Asia. So nanood siya ng Last Unscripted. Tapos di ba pinlog ko na magluluto ako. So tinatanong ni Direk kung binibenta ko daw, magsusupport daw siya. Sabi ko, hindi ko kaya. Ini-encourage na ako to sell. Kaso parang nasa-shy pa ako kasi
Baka mamaya feel na feel ko magbenta tapos hindi pa lang sa masarap para sa kanila. But how would you know if you will not try? Tingnan natin, you can start with your friends muna. Diba? Mali mo naman, lalo na ngayon, Diyos ko, nasa bahay na lang lahat at puro order na lang lahat. So, tingnan natin sa mga susunod na kabanata. Sige, tingnan. Thank you sa ano, sa pag-encourage sa akin, Carl. Natandaan ko yan. Naman. I mean, hindi lahat binigyan ng talent na makapag, you know, diba? Na makapag-invento, makapag-luto, healthy na, masarap pa. So, we'll see. Diba? Kung ikaw naman, happy ka. Diba? And, kung hindi ka maniniwala sa sarili mo mismo, sino pa? Oh. Diba? Ikaw mismo yung unang maniwala sa sarili mo. I'll keep that in mind. Sige, papadala ko sa iyo yung niluto ko. Oo, yun talaga yung gusto kong matumbo. Okay, Jeff, meron ka bang mga bagong learnings? Meron ka bang mga bagong discoveries about yourself aside from your allergies? Ano yung mga natutunan mo and ano yung mga na-discover mo pa sa sarili mo? Well, nung first few months kasi ng pandemic, nakauwi ako sa family ko in Tagaytay. So, nandun ako ng mga first few months. So, nag-start doon. Siguro doon ako, hindi ko masasabing plantita ako. Kahit may plants ako. Sorry, hindi ko masasabi. But, favorite ko kasi yung papaya. So, nung habang nandun ako, nag-start ako magtanim ng papaya. Ang tagal! Hindi pala yun yung pagtinanim mo, 2 weeks, 3 weeks, tutubo na. Parang sa 2 months ko na nagsin, araw-araw ko yung dinidiligan. Araw-araw ko dinidiligan, kinakausap ko pa. Tapos nasapasok pa lang yun? Wala, kasi meron kaming parang garden, yung may lupa. Okay. So, lagay ako ng corner doon kung saan ko tinatanim yung mga papaya seeds. So yun. Pero kasi before pandemic, Carlo, since ano nga ako, I live alone, domesticated na kasi talaga ako. So I know how to clean my house, I know how to cook. Tapos before pandemic, I started also a business na nagtatahi ako. So before kong isimulan yun, gusto ko matuto magtahi on my own. So marami na akong na-discover before pandemic. Pero ang hindi ko in-expect na gagawin ko na pandemic ay ang pedicure. Natutuwa ako mag-pedicure sa sarili ko at kumutkot ng mga dry skin ko. Yung mga ganun, magtanggal ng mga ganun. Yun ang pinaka, I guess, naging achievement. Tsaka ano, natutuwa ako magkupit ng buhok ng mga aso ko at mag-shave. Kahit hindi ko talaga siya masyado natutunan. Mm-hmm. Actually, totoo yan, Jeff. Lalo na sa panahon ngayon, di ba, nakakatakot na kasi. I mean, nakakalungkot man para sa may mga negosyo ng pet grooming, ng mga salon, ng mga spa, diba? Pero as of now talaga, parang napakadelikado pa. Kaya siguro kung meron tayong mga advice sa mga kapamilya natin, lalo ng mga girls, is to learn it, to do it yourself muna, diba? Especially if paranoid ka. Diba? Kahit naman lahat na ng safety protocols ay fina-follow ng mga spa at ng mga ano, parang nakakatakot pa rin talagang lumabas, diba? So, yeah, I think you did a very good job na you just teach yourself. Totoo, tsaka kasi Carla, diba tayo, kanya-kanya tayo ng opinion ngayon sa pandemic. There are people na hindi na ganun kapraning. Like, I have a friend, she's watching Jolly, hello. Lagi niya sinasabi sa akin, basta sa kanya, kasi she's always out eh. Basta sa kanya, ano na lang, vitamins na lang, patibayan na lang ng immune system. Pero there's people like me na parang ermitanyo na, talaga nakakulong lang sa loob ng bahay. So, parang feeling ko, syempre, iba yung ways niya kung paano tingnan yung pandemic. So, iba rin yung pag-alaga ng sarili niya, iba rin yung pag-alaga ko sarili ko. So, ngayong time na to, you can only trust yourself. Mm-hmm. Kasi ikaw lang ang nakakakita at nakakakilala kung paano mo alagaan yung sarili mo. It's not that other people don't know how, pero mas iba-iba kasi kayo na level na kapraningan. So para talagang sure ka at safe ka at hindi ka mapapraning, you trust yourself na lang muna. Kung kaya mong gawin ng sarili mo, pilitin mo. Okay, bilang nandyan ka na sa track na yan, gusto kitang tanungin, ano ba yung advice na mabibigay mo sa mga kapamilya natin na hindi pa rin makakope up at nahihirapan pa din sumabay sa nangyayari sa atin?
nako mga kapamilya, alam kong napakahirap kasi believe me ko ano yung pinagdadaanan nyo, yun din ang pinagdadaanan namin. Kung may adjustment kayo sa trabaho, may adjustment din kami sa trabaho. So, hindi ka nag-iisa, wag na wag mong iisipin na ikaw lang ang nag-iisa. Dahil sama-sama tayo naghihirap. Just always keep your family and yourself safe. Huwag kang mag-relax. Wear your mask. Sanitize. Pero ang pinaka-advice ko din sa'yo, more than syempre pag-alcohol, mas better na rin siguro na mag-wash ka ng soap para hindi lalo mag-dry ang skin mo. Lotion all the time kung problema pa yung dry ng skin mo. And then syempre, research. Always do your research. Ano na bang latest ngayon sa virus? At syempre, huwag na huwag mo kakalimutan magdasal. Magdasal bago lumabas ng bahay, magdasal bago matulog sa gabi, sa umaga, and every moment and every hour, lagi mong isurrender yung life mo kay God. Kasi siya rin naman ang ating true healer at savior. So no matter how much we protect ourselves, iba pa rin ang protection na galing kay God. Basta ano, huwag ka lang mag-relax. Kasi marami rin ako nakikita ngayon na nagre-relax na sila eh. Parang immune na sila. Pero okay lang naman to live your life. Kung gusto mo talaga maging normal dahil hindi mo na kaya, you know, to stay in. Pero yun na lang kasi yung pinaka matutulong natin eh. Na, alam mo yun, to just as much as possible, stay in, isolate yourself, follow safety protocols, mag-obey. Alam ko minsan, nakaka-tempt na maging relax na okay lang, hindi naman siguro ko magkakaproblema pag ginawa ko to, or wala naman siguro ko maakar. I mean, only you can protect yourself. The government, the people around you can only do as much. Pero ikaw lang makakamag-protect sa sarili mo. At sana, kung talagang hirap na hirap ka, meron ka pamilya channel. Nandito kami para i-entertain ka, para bigyan ka ng saya, iyak, lahat ng emosyon, kasama mo kami, panoorin kami, at yung mga family and friends, lagi kang huwag mahihiyang makipag-usap pag hindi mo na kaya. Iba pa rin ang may kakwentuhan ka at nalalabas mo yan. Totoo. And agree ako sa lahat ng sinabi mo, Jeff, lalo na sa nangyayari sa atin ngayon. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo, pantay-pantay. And we should be responsible sa community natin, sa society natin. Who would have thought na you can be a hero by just staying at home? That's and by just follow, diba? By just following safety protocols. So, hindi natin alam kung hanggang kailan pa to. Hindi natin alam kung magkakaroon ba talaga ng gamot, diba? Kung gigising ba tayo isang araw na healed na lahat. Kaya, we should learn how to adjust. And we are so happy for you, Jeff, na kahit may pinagdadaanan tayo, may pinagdadaanan ng Kapamilya Network, isa ka sa mga maswerte na meron pa rin trabaho sa mga panahon. Oo, sobra talaga ako dito sa lahat. As in, thank you, JRB. Thank you, ABS. Thank you, Miss Ma, Miss Eli, sa bumubuo ng Asia. Maraming salamat. Kasi, I think isa rin kami sa mga nauna rin na nag-taping sa lahat ng mga show. So, sobra talaga ako nagpapasalamat na nagtiwala pa rin ang ABS, ang buong staff na ituloy yung show. Nagtiwala pa rin sila sa amin. Tapos nagtutulungan kami, lalo na sa set, sa kung saan kami naka-lock-in, naka-bubble. So maraming salamat po. Kung hindi pa ako nakakapagpasalamat, nagpapasalamat na po ako ngayon. Yes. So let's talk about your character, lalo na doon sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo na nanonood sa atin ngayong hapon. Can you talk about your character here sa Ang Sa Iyo Ay Akin? Ako si Christina Villarosa, bunsong kapatid ni Gabriel, ni Sonia, at ni Ate Jenny. Ate Jenny yung sinabi na character. Okay. Ako pinakabunsong kapatid ng Villarosa. Tapos dito, since lahat kasi sila, like si Ate Sonia, is parang more on after siya kay Dad eh. And then, yung character ni Ate Jenny is parang, she's kind of the sister na hindi bias. Walang pinapanigan kung ano lang yung diretso, kung ano lang yung tama. Christina is also the same, pero yung, since bunso ako, malapit ako kay Kuya Gabriel. At dahil malapit ako kay Kuya Gabriel, malapit ako kay Ate Elise. So, and younger kasi ako, so hindi ko na,
hindi ako yung parang, the way I think is hindi yung katulad nila mom and dad or ng mga ate ko na may pagka-old soul. Ako, medyo pumupunta ako sa kaunting, a little bit, millennial, a little bit modern, a little bit modern yung thinking ko. So more on meron akong, I can speak, I can go for what after what I want, ganun. Meron akong stand. But nandudun pa rin yung pagpapalaki sa akin ng mom ko na may respeto pa din ako sa pamilya namin, na ito pa rin yung hierarchy ng family, ganun, ganun pa din ako. So dito sa Asia, ako ay nagmamahal at kampe kay Ate Elise. So, needless to say, ikaw ay Team Elise. Yes, I'm Team Elise. Kung ano man ang mga paniniwala niya sa buhay at kung ano man ang kanyang mga paninindigan, susuportahan mo siya. Yes, siguro kasi andun na rin yung values of a family. Dahil yung values ng family ng Villarosa is parang ano kami, yung ito yung pamilya, ito yung dapat. And since yun din naman, ang tama, sa, which is what is right, what is morally right. And then the moral right naman talaga is I saw Kuya Gabriel and Ate Elise got married. So talagang sila talaga ang pamilya. Sila ang legal. Yes, yun. Sorry, yes. That's the right term for you. Kung ano yung legal dun ka? Kasi yung mom ko, ganun na nangyari. Kung sino yung legal, yun. Yeah. So yun ang belief ni Christine. Yes. Gaano ka kalapit or kalayo si Jeff sa character? May similarities ba? Ano yung differences in real life? Actually, Carlo, sa lahat ng ginawa kong teleserye sa ABS, lagi kasing, pag sa teleserye, lagi akong outsider kabit, malandi, gano'n yung mga role. Oo, yung the other woman, mga ganun. Oo, yung mga naninira ng pamilya, ikaw yun eh. Mga ganyan, o kaya mga girlfriend na malandi, maharot. Ganun. So ito yung talagang nabigyan ako ng chance na maging mabait. And I can say na Christina is very close to Jeff in real life. Kasi when I love someone, sa kaibigan, sa kapatid, sa family, katrabaho, yung loyalty ko kasi nandoon eh. And with some of my friends, I always want to help out. I always want to give my two cents. Kung alam ko namang ikakatama nila, lagi ako nagsispeak out kung ano yung tama. If I see them hurt, if I see them in trouble, I try to be there for them, stand by their side. So, very much si Christina's, I measure reflection na rin ng Jeff in real life. So, sobra ako nakaka-relate ito. And the way Christina is with Heidi, I think with most of my friends, even to friends who are younger than me, I'm always like an ate to them. So, parehong-pareho. Okay. So, hindi ka naman nahirapan sa role mo? Hindi naman si nahirapan. Of course, there's always a challenge. Siguro, mas madali lang akong nakakuha ng hugot ko. Mas madali lang siya naging natural for me kasi hindi siya nalalayo sa personality ko. Pero syempre, feeling ko hindi ko naman lahat mabubuo yung isang eksena kung hindi ako natulungan ng mga co-actors ko, nila Direk, most especially sila Direk Avel, Direk FM, na talagang nakatutok sila sa kung lagi nilang nire-remind kung sino ka, kung anong eksena meron ka. So, siguro minsan nagiging challenge ko lang dito bilang actor is yung kung paano ko mapapakita sa kanila or mapapakita kala direct na kaya kong maging Christina, kung ano yung Christina na ina-expect nila from me. Okay. How is it working with, syempre, we have Jody, you have Iza, and Sam. Sila ba lahat naka-work mo na before or was this the first time na magkaka-eksena talaga kayo lagi, lalo na sina Sam and Iza? Si Ate Iza, kilala ko na siya from before pa. Si Sam, lagi na kaming nagkaka-work. There's a type ata naging babae niya ako sa halik eh. So, medyo comfortable na ako to work with Sam. Sam has always been sweet and nice. Lagi yung may pakape for everyone. Ang sarap katrabaho niyan kasi napakalambing na tao ni Sam. Mabait yan. Mabait na tao. And then,
approachable siya sa lahat. Ate Ita, life of the party. She's always like the sweetest one, always talking to everyone. Napaka ano, alam mo isa yun sa mga ina-adore ko na tao. Bukod sa ganda niya, ang ganda talaga ni Ate Isa eh. Minsan natutulala ako sa kanya, oo, ang ganda niya. Bukod doon, ano, off-cam, she's very nice to everyone. And sobrang sweet ni Ate Isa. I learning so much from her sa personality niya, sa pagiging, ano mo, totoong tao niya. It's my first time to work with Ate Jody. Ate Jody, ang bait niya. Sobrang bait na Ate Jody. Ang galing niyang artista. Magaan siya katrabaho. Actually, lahat sila sa Asia. Lahat sila. Masarap katrabaho. Magaan katrabaho. Baka nagtutulungan. Walang, napakaswerte ko nga nandito ako sa teleserye na to eh. Because everybody's helping each other and we're all like family. Parang walang lamangan, walang pastar, walang... Diba? Wala, hindi ko naramdaman sa kanila. Trabaho lang. Lalo na ngayon ko lang nakatrabaho si Ate Jody, tsaka si Miss Maricel Soriano. Napaka, sobrang sweet nilang lahat. Napakalambing sa lahat, approachable. And then, parang hindi mo ma-feel na like, Tita Maricel, hindi mo ma-feel na Diamond Star yun. Alam mo yung ganun. Ate Jody, she's really good in everything that she does. Ang galing niya. But lahat sila, kung ano yung role na pinapatray nila, they're so different. Off-cam because they're very bubbly, nice, sweet. Ano ba yung mga ano mo? If you look back several years from now, babalikan mo yung Ang Sa'yo Ay Akin. Ano yung mga hindi mo makakalimutan? Or ano yung mga maaalala mo? Ano yung most memorable memories? Most memorable na memories? ng mga pangyayari. Ayun. Sa Ang Sa'yo Ay Akin. Siguro, ano, syempre memorable na to itself kasi ginawa mo to ng pandemic eh. I think yung buong experience ko na Ang Sa'yo Ay Akin kasi unang-una nag-survive kami ng pandemic. Isa kami sa mga shows na nag-survive. At unang-unang nag-taping. Yun na pagkakaitindi ko. So, yun pala itself memorable na. And then yung experience ng taping ng new normal, sobrang memorable. And yung everyday namin na magkakasama sa set, sa bubble, sa lock-in, alam mo, Carlo, hindi ko ito makakalimutan. And sobrang saya namin. Masaya kami, para kaming pamilya sa loob. So, lahat to, itong buong experience na to, alam ko ito, itatago ko talaga ito sa heart ko, yes, sa memories ko. Ang saya kaya namin sa set! Ang saya namin na, kahit na ano, kahit na ang daming rules, daming bawal, to get to enjoy. And this is one of a kind, one in a lifetime opportunity na makikwento mo sa mga magiging apo mo. Alam mo ba na, noong 2020, habang nagtitiktok yung iba, nagtitaping kami. Totoo. Diba? Yung mga ganon. At alam mo pa, marami kami quarantine period. Oo, diba? Marami kaming versions sa community quarantine. By the way, Jeff, batiin lang natin si Criselda Cruz ng Jef Gaitan Family Official. Hi, Criselda. She's watching. And si Rafael Cabrera na fan mo daw since Survivor Philippines. Ayun. Hi, Rafael. Thank you po. Thank you. Sa panonood nyo, just keep on watching, ha? Okay. Ako kay ano, kay Jolly Vances Prime, thank you for watching. Sa pamangkin ko si Yuan, nakabate. Alam ko na natapos siya ngayon. At sa pamilya ko sa Zamboanga, sa Dipolo. Ah, oh, umarap ko talaga ng Dipolo. Seryoso ako doon. Okay. Ito, ang tawag ito? Batiin, ay, imbitahan muna natin silang lahat na panoorin at supportahan gabi-gabi ang most watched teleserye sa iWantTFC. Ang Sa'yo Ay Akin. Go. Oh, mga kapamilya, you don't want to miss this. Ang Sa'yo Ay Akin every night. Patindi ng patindi ang mga eksena. Ang dami niyong matututunan. Ang dami niyong emosyon na mararamdaman sa isang panonood niyo. Huwag niyo po kakalimutan. 8:40 p.m. kami. Monday hanggang Friday po kami. So, I want
nandoon kami sa iWant. Pwede nyo rin kami mapanood ng paulit-ulit if you go on premium. Tapos live din kami 8:40. Meron kaming unscripted kung saan makakasama nyo ang ibang mga cast. Katulad mamaya, napakasaya mamaya. Kasama nyo ang Team Marisa, Team Elise, kasama ng mga pantry people, ang mga nasa opisina. Mamaya po yung unscripted. Meron din po kami every Wednesdays. Before naman po ng mag-start ang Asiang Ang Sa Iyo Ay Akin, mag-e-enjoy po kayo, maiiyak kayo, masasaktan kayo, magagalit kayo, pati kapitbahay nyo, minsan aawayin yun na. But most of all, matututo kayong magmahal sa programa namin. Yes. And by the way, gusto ko lang kitang i-comment sa iyong first guesting sa Asia Creative Room. Diba? Napakaganda ng discussion, yung first episode, na parang nagkakainitan na. Ano naman po nga, sabi ko, tahimik na nga. Joke lang. Medyo nagka-clash na yung mga ideas, tapos wala nang umingiti. So sabi ko, oh my God. Thank you, Carl. Ano this is getting real. Oo, ang saya. Ang saya nun. So sana, one of these days, makabalik ka ulit sa ano sa Asia Unscripted tsaka sa Creative Room. And marami pa tayong pag-uusapan. But before that, you are really blessed, Jeff, kasi isa din ang episode ng sa ipaglaban mo, actually, na i-replay this coming Sunday sa Kapamilya channel. Ito yung INRs, kung naaalala niyo mga Kapamilya, ito yung pinagbidahan ni Jane Oineza and ni James Blanco. So Jeff was also part of it. Ano yung role mo dito, Jeff? And how was the experience? Dito, kapatid ako ni Jane. Nakakatandang kapatid ako ni Jane. Ako, thank you at nabigyan ng chance na ma-replay ito. Napaka, alam mo, isa to sa mga favorite ko na episode na ipaglaban na ginawa ko. Na, gusto ko yung aral na meron dito. And kapatid ako dito ni Jane, so ako yung naka-discover or naka-alam ng mga pinagdadaanan niya. Okay. Or ng pinagdadaanan niya. How was the experience? With Jane? Jane is always the sweetest girl. Actually, sa buong set din, okay kaming lahat. Nagkakwentuhan naman kami. So, we always discuss kung anong role namin and kung paano namin siya gagawin. And napakagaling ni Jane. Napakasipag na bata, magaling. Ang galing ng exe, ang galing niya. Nagagalingan ako sa kanya. Mm-hmm. Ang nag-direct nito ay si sino nga nag-direct nito, ano, Dante? Nung ang tagal na kasi, diba? Ay, hindi, parang last year lang naman. Hindi! Last year! To? Sino? Or si Direct Chiki? Wait lang. Parang nahiya ako kay Derek, ha? Wait, maaalala natin yan. Wait, di ko makita. Mamaya babalikan natin, ha, kung sino yung nag-direct. So, ito naman, ang kaso nito, pwede ba nating pag-usapan, ano, Jeff, ano naman yung naging kaso dito? Bakit naging biktima si feeling ko kasi napapanahon to. Napapanahon to. Actually, walang off-season for this kind of episode. Kaya isa to sa mga favorite ko. The story is about sexual harassment. Mm-hmm. And sa lahat ng klase ng trabaho, kahit hindi ka nagtatrabaho, simple nasa bahay ka lang, lumabas ka lang ng bahay, of all ages, bata, matanda, anong klaseng status mo sa buhay, klaseng trabaho na meron ka, pwede mo tong pagdaanan. I mean, sexual harassment, it may not be, hindi siya kasing, sabi natin, worse as being raped, but for me, it's the same. It's disrespecting of your body, of yourself, and torture yan sa soul mo. And what I like about this episode is that kahit na sexual harassment, sabi natin, hindi siya talaga rape, pero dapat ma-punish or mabigyan mo pa rin ng hustisya yung sarili mo sa simpleng hawak, simpleng violation ng pagkababae mo at ng pagkatao mo. Kaya sobrang gustong-gusto ko tong episode na to kasi binigyan yun ng importansya. Mm-mm. Tsaka we made them aware, diba? Parang warning na din to, lalo na sa mga... Kasi parang student dito si ano eh. Si Jane, yes. Student siya.
nursing student na parang inabuso ng teacher na may kapalit, diba? Let's never do that. I mean, this is the reality. No, it really happens. Totoo na. Yung laban ay based on true and cases talaga na napag-desisyonan na. So, we should be vigilant, lalo na mga kababaihan. Diba? We should protect, learn how to protect ourselves. Oh, kahit na ang... Oh, sige. Go ahead, Jeff, sorry. Tsaka ano, ang ano dito is ano, no one is allowed to touch you without your consent. Totoo. And as simple as touch, you felt violated, I think kailangan mong i-call out yung attention ng tao. Huwag na huwag kang papayag na magpahawak kung talagang malabag sa loob mo. Mm. Diba? Ang mga babae dapat nirerespeto. As simple as catcalling, hindi siya dapat. Yeah. True. Diba? Wala pang touch yun, pero hindi talaga dapat. Lalo na ngayon, sa digital age, nasa social media na lahat, huwag niyong hayaang bastusin kayo. Hindi niyo this. Yan. Know your worth, diba? Totoo yan. Totoo yan. And always speak up. Don't be afraid. Dapat, kasi kapag hindi mo, kaya maraming nagiging bastos eh, kasi walang lumalaban. Mm-hmm. Walang nagsusumbong, natatakot. Kaya mas lumalakas ang loob ng mga nambabastos. Totoo. At sana hindi ganun ang mangyari. Si Direk Ian Lorenos pala. Yes. Ang direktor nito. First Direk time Ian. Siyang nakatrabaho dyan sa IM Nurse, kay Direk Ian. Nakakatuwa ngayon ang industry natin. Ang dami ng mga batang direktor. Totoo. Mga millennial directors, di ba? Mas makabago yung approach. Kaya nakakatuwa. Alright, Jeff. So let's invite them as well to watch and support IM NARS this coming Sunday. This Sunday po, 2:30 p.m. sa lahat po na ating Kapamilya channel and then Kapamilya online din po sa YouTube, online account sa YouTube, sa Facebook, iWant po. Panoorin niyo po ang episode namin ng IM NARS or paglaban mo, episode NARS. Kasama ko po dyan si Jade Onaysa, Dindi Gallardo, James Blanco, at marami pa po iba. Marami po kayong aral na mapupulot, and I think it's very vital po that we learn this lesson para na rin po, information na rin po yun, lalo na kung meron kayong kapatid na babae, pinsan, pamangkin, asawa, or kasamahang babae sa inyong bahay. Sana po panoorin nyo po, Sunday na po yun, this Sunday na po yun. Yes, ang Kapamilya channel po ay mapapanood sa Sky Cable Channel 8 on SD and Channel 167 on HD, Cable Link Channel 8, GSAT DirecTV Channel 22, TFC Cable and IPTV. Napapanood din po kami sa iWantTFC app at sa A2Z Channel 11 on Free TV. Mapapanood din po ang Kapamilya Online Live sa ABS-CBN Network Facebook page and ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Okay. And by the way, guys, sa lahat ng mga nakatutok pa rin sa atin live na live ngayong hapon, merong inihanda si Jeff para sa atin. Gaya nga nang nasabi niya, ba't ka naman natawa sa inihanda? Natawa lang. Na-pressure ka ba sa intro? Na-pressure ako? Dahil first time sa Kapamilya chat, papakitaan tayo ni Jeff, gaya nga nang nabanggit niya kanina na nahihilig na siya sa pagluluto, meron siyang sariling version ng chapche. Nalulutuin niya. Yes. Ngayong hapon, live na live. Yes! Okay. So, gusto ko i-share sa inyo itong recipe ng chapche ko. Pero bago yan, Carlo, samahan mo ako sa aking kitchen. Para pero bubuhatin ko ang aking mga gamit. Ayan. Ano yan? Naka-tripod na yung phone mo? Or no, I'm using my laptop. Ah, laptop yan. Okay. Tapos may ring light. Naku, hindi ko tuloy alam kung saan ko ipapwesto. Pero sige, lalapitin natin ng konti. Mm-hmm. Ayan. Kaya na ba yan? Pwede na ba yan? Baba lang natin siguro konti yung angle para makita yung mga ingredients. Okay, take it away, Jeff. Ha? Parang di naman ako pwede dito. Ah, sige, go. Bakit iangat mo na lang sa camera pag ano? Yan. Oh, ayan. Pwede na ba yan? Yan. Take it away!
Mga kapamilya, magandang hapon. So ngayon, isi-share ko sa inyo ang isa sa mga favorite kong recipe, ang japchae. Pero yung japchae na aking gagawin ay very healthy dahil magsistick tayo sa vegetarian japchae. So ang mga recipe that I use ay, syempre, of course, kailangan natin ng garlic, o ng bawang. Alam nyo, usually the way I cook is tansya-tansya lang to. But I like kasi ng mag-garlic kasi medyo hindi ako mahilig sa salt or sa asin for reasons na nakaka-bloat siya and then hindi siya, alam mo, pag nasobrahan ka. So marami akong mga laging ganung factor when I cook. So ito, minsan ang style ko sa pagluluto ay ginagamitan ko ng maraming spices. At isa sa mga paborito kong spices ay garlic, fresh garlic. Syempre, bukod sa fresh garlic kung saan mo igigisa ang mga sahog, meron din akong crunchy garlic bits na gagamitin natin pang garnish at pang palasa later. Carrots, sliced na siya sa napakanipis na pagkahiwa. At better na rin na syempre, medyo maliliit nyo na rin siyang ihiwa para mas madali siyang kainin. Sibuyas, onion, and then meron akong lettuce. Kailangan pa rin may greens and also broccoli kasi hindi ako pwedeng kumain ng mushroom, but some japchae ang nilalagay nila if it's vegetarian is a mushroom. And then yung usual condiments natin, which is I use coconut seasoning, and then vegan chicken-less na turmeric garlic powder, magkakasama na yan. So, kailangan din natin syempre ng japchae o ng vermicelli na we call this sweet potato. Meron din kasing potato, yung patatas mismo, pero meron ding sweet potato. So, me, I use the sweet potato. So, after mo siyang, simulan na pala natin. So, after mo siyang pakuluan, kailangan mo muna siyang isoak sa water ng konti. Basain mo lang siya ng tubig para naman umalsa-alsa yung alam mo, na-realize ko din nung natuto ako magluto. Ngayon lang din ako natuto magluto ng japchae ngayong pandemic. Na-realize ko na pag nagluto ka pala ng noodles, dapat pala binabasa mo siya after. Kasi mas nagiging buo. After mo siyang, di ba, after mo siyang strain. Di ba, mainit. Ah, okay. Dapat basahin ulit. O, hugasan mo siya ng water. Actually, nakalagay din naman siya sa instruction ng vermicelli na binili ko eh. Kasi, nakita ko yung difference niya. Hindi dry yung noodles. Tapos, mas nagiging buo yung strand niya. Mm-hmm. Yung bawat hibla ng noodles. Tapos, ito na. Simulan natin magluto. Sorry, kailangan natin mag-apron. Mas maganda talaga. So, ever since talaga, hindi ka na mahilig sa maalat? Oo. Kahit dati pa. Pero, hindi ko naman sinasabi na bad ang salt. Siyempre, kailangan pa din yan ang katawan mo. Pero, kasi like ako, ang type of body ko kasi is water retention. So, meaning, kapag masyado salty, nag-retain ako ng tubig eh. So, mas better for me na walang salt. Teka lang, ayos ko lang. Alam mo, hindi ko in-imagine ganito pala ka. Ayan, para medyo kita na na. So, laging pan-fry muna natin. On muna natin. Kita nyo ba? Kita ba? Oo, kita. Gano'ng kadalas magluto niyan? Mula nung natuto ka? Mga once a week. Kapag favorite ko to, lalo na nanonood kasi ako ng K-drama, di ba? So, ang sarap kumain ng siya. Siya, ganun. No. Totoo yan. Favorite ko tong crunchy garlic. So, yan. So kung magpiprito, dito na natin ilagay, Carlo. Okay na ba yan? Go. Okay lang. Yan. So, kung magpiprito, syempre kung magpiprito ka ng garlic, actually use two oil kasi ang coconut oil masarap siya pag
ang coconut oil. So kapag yan ang hinalo mo sa japchae mo, mas since mainit-init na siya, maglagay na tayo ng kaunti. At kala mo, ang maganda pa kasi Carlos sa japchae. Medyo ano ha, medyo nawawala-wala ka lang. Ay, nawawala ka lang. Sabi ko pa lang. Feeling ko, nairita na yung laptop mo dahil ginagalaw-galaw. Ayan. Susubukan nating balikan si Jef Gaitan, mga kapamilya. Yes, wala pa ba? Mahina pa rin? Wait. Parang naririnig ka na namin. Pero wala ka pa sa... Ayan, okay na? I think yes. Okay na ba tayo? Sorry. Baka nag-adjust yung ano. Okay na? I think I have to keep the laptop a bit far away from me. Sige. Kumusta? Okay na ba tayo? I think recovering pa din yung signal ni Ayan. Yay! Nag-ano lang siya, nag-adjust lang siya ng kaunti. Gusto mo yung ganun? Nag-adjust ng kote. So medyo low fire na siya. Mm-mm. And then, try na natin pituhin ang or igisa ang garlic. Nagluluto ka ba, Carlo? Prito-prito lang. Prito-prito lang yung kaya. Kaya I'm so, amazed na marunong ka. Talaga ba? Alam mo, ang maganda kasi sa sweet potato na japchae is that maganda sa tummy ang sweet potato, di ba? Ang taas ng fiber content niyan. So, madali kang mabusog, pero ang galing din niya maglinis ng ano mo, ng tummy mo. As in talagang detox. Mabigat sa tiyan. Parang kawawa naman, ang layo naman ninyo. But anyway. Okay lang, papakita mo na lang later pag okay na. Yes. So, like as usual, you always try the garlic or saute the garlic until maging a little bit brown siya kasi maglalagay pa tayo ng iba pang ng iba pang kumakaya. Yes. So, ngayon, alam mo so pag ganyan, ikaw lang mag-isa, nagluluto, paano mo nililimang sarili mo? Nakikinig ka ba ng music? Nakabukas lang na yung TV? Lagi may music. Kumakanta talaga ako. Misa sumasayaw pa ako habang nagluluto. May dance steps pa. Pero tapos ikaw ba yung pag nasa bahay lang, everyday ka magluluto? Or, di ba kasi minsan yung iba, pang 3 days na niya, yung lulutuin, or yung iba nga, 1 week na, ganun. So siguro, di minsan, dinadamihan ko yung luto, ilalagay ko sa ref, pero may adagdagan ko ng mga rekado. Kaya yun nga yung maganda rin ko sa japchae kasi marami kang kanin, tapos dagdagan mo na lang. And then, lagay mo yung sibuyas. Alam mo, ang sarap ng amoy ng garlic, oo, mabang. Diba? Yan ang mga favorite kong amoy, yung ginisa. Kama mo na din siya. Para lasang-lasa din niya yung amoy. Yung
or haluhaluin mo lang para hindi naman masunog yung garlic. No, may mga food blog. Paano mo natutunan yan? Nag-research ka ba? Nag-YouTube? Ha? Paano mo natutunan? Na? Diyan na ba? Ayan, change mo pwesto. Ayan, change ko yung pwesto. Okay na ba? Pero mas natin. Papakita ko na lang sa inyo later. Oo. Mabilis lang naman siguro yan, no? I mean, actually, matapos na. Ah, okay. So, paglagay ng carrots ng ano, ng carrots, ng pagkatapos mo mag-isa, pwede mo nang igisa kasama na yung japchae. Ako, I always, ano, pinagsasama ko palagi igisa yung japchae tsaka yung mga ingredients. Kasi nga, para na nakukuha yung lasa. Kasi hindi nga ako nagsistop. Pero okay naman yung signal natin, Carlo. Okay na, okay na. Meron ka na bang special someone na nakatikim ng niluto mong chapche? Ba't ka natawa? Natawa ako sa... Well, chapche, hindi ko pa naluluto sa iba. Napapatikim? Mm-hmm. Hindi ko pa ata napapatikim yung chapche. Pero yung mga niluluto ko before, sa family ko, na-try na nila. Like pasta, tapos I make mga sandwiches, karage. Yun. Tapos pwede mo nang ihalo. Yung mga dahon kasi medyo huli na yan dahil madali mo naman siya ihalo. Pero ako minsan, ahead of time, nilalagay ko na siya. Para kasama siya sa isa sa home. Plus the broccoli. So lahat na ng greens, ihalo na. Anong unique sa japchae mo? It's vegetable. Usually kasi ang japchae, ang nilalagay nila is spinach. Mm-hmm. Tapos, may mushroom. But with me kasi, it's just, wala siyang mushroom, wala siyang spinach, but I use lettuce and broccoli. Tapos, napaka-high in fiber because of the broccoli, the lettuce, and sweet potato yung ginagamit ko kasi. Mm-hmm. So, this is more like a vegetarian japchae talaga. And yung iba, they put beef kasi, or shrimp. And then, of course, yung to taste, nasa sa inyo na yun. Last ko kasi nilalagay yung pepper. Alam mo, tansya-tansya lang ako magluto. Pasensya na kayo. Oo, kutub lang daw yan, di ba? Oo, ano lang. Oo. Minsan, ano pa lang, alam mo na, ayan. Coco aminos, kasi I don't use soy sauce, di ba? So, I use coco aminos. And then, ang pinaka, minsan ang secret ko talaga sa recipe ko is the oyster sauce. Ang lahat ng kasa niyan. So, doon ko minsan kinukuha yung pagiging salty. And then, I also, sorry, may lumabas. And then, I put on this vegan chicken breast na meron siyang turmeric. Actually, Carlo, when I cook, lahat ng klase ng, kumbaga, mga anything that's good for your stomach, anything that's good for the diet, or for the heart, gusto ko may silbe siya. Alam mo yun? Hindi siya junk
food literal, di ba? Yeah, hindi siya yung basta pinagsama-sama mo lang para lang makabuo ka ng ilang. Parang I always wanted ng may, ano ba? Ayan. Actually, ganyan na, luto na siya. You just fried it and then pagsamasangay mo na yung ingredients. Tapos, of course, yung lasa, depende na yan sa inyo. Like, if you want to make it more salty or more malasa, you just have to add on your oyster. Ako, ginagamit ko oyster sauce. Madalas. So, luto na siya. Gusto ko ba siyang i-try? And then, sabi ko nga, di ba, ang Jeff J is, ang gusto ko sa kanya is marami kang pwedeng idagdag. Can be chicken, can be pork, can be beef. But mine kasi, sometimes, ang nilalagay ko sa kanya is wagyu cubes. So, I eat it with wagyu cubes. Naku, Carlo, parang gusto ko tuloy ipatry sa'yo. Kaya nga, eh, oo. Oh. Parang nakakataka. Wait. Sakto, merienda. Oo, oh, ang sarap. May dinner ka na pala later. Oo, habang nanonood na ang Sa Iyo Ay Akin, di ba? True. Ang sarap pa naman kumain ng ano, ng... And then, syempre, alam mo ito talaga, isa to sa favorite ko. Yan. Hindi mawawala. Garlic bits. Ang lakas makasarap nito ng pagkain. Nakakagana kasi pag ganyan eh. And then, syempre, kung gusto kong ayaw mo naman siyang maging meatless, ako, I put, kapag minsan I miss meat, I put wagyu cubes on it. So, ayan. Ayan na po ang aking chop. Ano yung last na nilagay mo? Ay! Wagyu cubes. Wagyu. Ang sarap. Nalaglag na. Nakita nyo ba? Ayan. Yeah. Kain tayo. So, pinapatingin mo, bakit na mo sa amin na, ano, pinigyan mo? Gusto ko yun. Ayaw kong kainin yung luto ko. Favorite ko to, sobra. Favorite ko itong niluluto ko. Diba? Kasi minsan pag nanonood tayo ng K-drama, magugulat ka lang, natatakam ka. Kasi ang sarap nila kumain. Kaya alas 12 ng madaling araw, magluluto ka, yung ganon. Kasi matatakam ka. Correct. Tsaka ang gusto ko sa Japchae is that madali siyang lutuin. Oo, katulad niya, no? Ang bilis lang. Tapos, ano, yung lasa niya, since ano siya, sweet potato, madali siyang timplahin. Sarap. Ayan. Pero minsan, ang naking factor na may garlic bits eh. Not ata na kinakain ko may garlic bits. Mm-hmm. Diba? Lalo na sa kanin, diba? True. Diba? Sarap napaka-easy yan. Recipe lang ng Japchae. Nakakatawa yung nagchichikahan lang tayo habang kumakain. Japchae siya. Para lang tayo nagkumustahan sa Zoom. True. Tapos tayo sa kitchen, ililipat na kita para may signal ka na. Gusto mo yung ano, talagang, di ba? So yun po, ganun ko po lutuin ang aking Japchae. Gusto ka muna bago natin sila i-invite ulit na manood correct ng Asia and ipaglaban mo. Okay, wait lang. Ang hirap na to eh. Hi, I'm back. Yeah. Nasarapan ba kayo sa Jeff Chase? Sana nasarapan kayo, Miss Ma. Thank you, Jeffa. Talagang nag-effort ka magluto for us this afternoon. Maraming salamat. Oo naman. Kayo pa ba?
Okay. So, ayan, habang ano ka pa, nagtatanggal ng tinga. Invite na natin sila ulit na panoorin at supportahan ang iyong Ang Sa Iyo Ay Akin. Oh, pero bago yan, Carlo, gusto lang sanang imbitahan na ating mga kapamilya. Kasi ang bawat 100 pesos o 100 piso na donasyon ay malaking tulong para makapaghatid tayo ng pagkain sa isang pamilyang nangangailangan. So, ini-invite ko po kayo, hinihikayat ko po kayo na sama-sama tayong mag-ambag sa hashtag Pantawid ng Pag-ibig at hashtag 100 isang pamilya para mas marami pa tayong matulungan na pamilya at maaari po tayo magbigay ng donasyon sa website po na makikita ninyo sa inyong mga screen. So bukod sa pag-contribute natin sa by staying in, by keeping ourselves safe, maaari din po tayo makatulong sa mga nagugutom, lalo na ako sa panahon ngayon ng pandemic. True. So tuloy-tuloy lang po, maraming salamat sa lahat ng mga nag-donate na at sa mga patuloy na nag-donate. Walang maliit o malaking tulong. Ang mahalaga po ay nagtutulungan tayo ngayong panahon ng crisis. Yes, and who would have thought that 100 pesos can go far, di ba? Yes, di ba? Malayo ang mararating ng 100 pesos. Kaya maraming salamat mga kapamilya. Go Jeff! Invite na natin sila. Maraming salamat sa inyo mga kapamilya dahil magkasama tayo ngayong hapon. Maraming salamat unang-unang sa lahat ng mga tumutok. Jef Gaitan, Family Official, thank you dahil mula dito hanggang mamaya sa Asia, alam pong nakatutok kayo. At huwag nyo rin pong kakalimutan sa lahat po ng nanonood ngayon, Ang Sa Iyo Ay Akin. Gabi-gabi po yan. 8:40 p.m. po kami. Sa patuloy niyo pong abangan sa weeknights po, Kapamilya Channel, Kapamilyan Online Live, iWantTFC app, TFC at sa A to Z Channel 11 na doon po kami. At Carlo, grabe, gusto ko rin magpasalamat sa lahat dahil 3 consecutive weeks na most viewed sa iWantTFC app ang aming palabas, Ang Sa Iyo Ay Akin. Yeah. At grabe yung pagmamahal ng mga tao sa show. Ako, wag po kayong bibitaw kasi patindi ng patindi pa ang mga eksena. Magugulat, marami pa kayong madidiskubre at marami pang beses na iiyak at magiging masaya kayo kasama namin. Tsaka huwag nyo rin po kakalimutan, this Sunday po, ipaglaban mo ang episode po namin ay NARS. Ano po yan, 2:30 p.m. naman po. Same din po sa lahat po ng ating Kapamilya Channel, pati po sa lahat ng ating online accounts. Marami po tayong matututunan at alam ko na isa po itong malaking lesson na dapat nating malaman or maintindihan ngayon po. Sana supportahan niyo po kami at lahat ng Kapamilya Shows. Yes. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon, Jeff. And thank you for sharing a piece of you. Mas nakilala ka pa namin dahil dito sa Kapamilya Chat. So thank you so much. Thank and rest assured na mas lalo ka pa namin susuportahan sa iyong mga upcoming projects in the future. And sana tuloy-tuloy lang. Diba? And of course, sa lahat ng kapamilya nating tumutok ngayong hapon na nanood mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Maraming salamat po. And mamaya, ilipat lang ng link si Jeff. Live din po siya sa Kapamilya Confessions naman, kung saan niya sasagutin mismo ang mga tanong ng ating mga viewers, ng ating mga online viewers and mga fans. Okay. So, maraming salamat. And I hope to hug you when everything gets better. Dahil dito lang tayo nagkita ulit sa Zoom. Oo nga. Thank you, Carlo. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat. And thank you din sa JRB, Miss Maya, sa buong production for giving me this chance, this opportunity to interact with our viewers. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat, mga kapamilya. Maraming salamat, Jef Gaitan. Hanggang sa muli, ito po ang Kapamilya Chat. Bye! Thank you! Kapamilya Chat.